WIC. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa TWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa TWIC. Programang pwede kang mag-usap. Pero pwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista. At ang programang Karambola sa TWIC. Magandang umaga, welcome to Karambola kasama sa Impilan. Conrad Banal, ako po si Trixie Cruz Angeles. TWIC text line 0999-376-6768. Ulitin po natin 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Today's the 24th of November. It's a Tuesday and ilang days? 32 days before Christmas? 31. Wala pa akong pang-Christmas shot. Ay, sabi ng Department of Health, makinig kayo. Ay, grabe yung sa Divisoria pala nung kahapon. Oo. Ang crowd. Para walang COVID. Mag-iwasan na raw yung... Eh, paano ka naman mag-o-online pag Divisoria ang bibilin mo? Diba? It's still, well, cheapest. Oh, hindi. Tsaka may mga items doon na hindi mo naman makikita. There's yung mga mumurahin na ano. At plus, there's some things na gusto mo, ikaw bibili, hindi, it doesn't work online. Nahirapan ako clothes online. Pero, because we have to find a way, di ba? Sa online na lang mag-shopping. Yeah, at least most of us dapat. Yung kaya, mag-online shopping na lang. Mm-hmm. So we don't contribute to super spreader events like Lenny does. Ah, meron ba gano'n? Eh, di ba? Nung nasa ano siya? She's so backpedaling today, ha? Kuyog ang social media with her statements. Kalabit kanan siya magpa-interview ngayon. Mostly still backpedaling. Mostly still explaining. Di daw siya mag-stoop down to the level of yung mga bastos. Magkakasama kayong lahat ng mga bastos. Yeah, things like that. Wala, it just gives, ano, yung mga... nangaasar on social media a lot of ammunition to fire back at her. She shouldn't really be allowed to be interviewed. There's too much material for stand-up comedians. Grabe. Mm-hmm. Ang kaso, hindi naman din siya ikikriticize ng mainstream. You know that not a single traditional media outlet has reported na nakikipagkamayan siya in violation of protocols. Ayun? Not a single one. Ah. Wala talaga. Manyanita lang naman eh. Yeah. Hindi ba manyanita yan? So, kanya, super spreader events. Buti pa nga eh, like I said. Hindi, tsaka... Iba na yung view ko kay Sinas eh. He took his lumps, kinasuhan siya, even if he was appointed PNP, kasi wala pa naman yung tuloy ang kaso. Tuloy yung kaso. Plus, he's at least humble about it. He explained a little, apologized, and then hindi siya yung ano justifying o kaya dinededma. Eh, itong isa, dinededma niya eh. Parang everybody else should observe protocols but not the OVP, of course not. Ayun. Eh, bakit naman ganon? Bakit ganon? Bakit ganon may exception? Bumalik ko. Eh, si Sinas nga eh. Imagine if she tries to become president, parating exempted siya. Si Sinas, babalik daw niya yung ano, kailangan hindi mataba ang pulis. Hindi, medyo na, ano nga ako dyan eh. Sige nga, but he says, pati daw siya, pinagko-comply. He makes himself comply. So, nag-exercise siya, nag-diet daw siya. Ayun. So, to be fair, he will subject himself to the same rules. Let's see. That's not easy, ha? Yung mag-ambition ka ng ganyang program, tapos ikaw, subject to the same rules. Let's see. Para sa akin, the effort should be good enough. So, ang sabi ko ng Department of Health, maaring tumaas daw ang COVID cases pagkatapos ng ating Pasko. Because of all the family daw, reunions. Iba daw yung maski nakasuot ka ng mask at saka ng shield. Tapos, mag-alcohol and wash hands. Oo. Kung crowded yung lugar, mataas din ang risk. Yeah. Ng transmission. Ewan ko naman kung saan nakuha ng DOH yun. Yeah. Pero yun ang sinasabi ng DOH. Mm-hmm. Yan. Kasi lumabas ho
kahapon na sobrang daming tao sa Divisoria. Mapipigilan mo ba yung mga tao pag ganun? Ano wala, may batas ba para to? Talagang magmamakaawa ka na lang. Yeah. There's no way, you know? Wala naman sa rules ng IATF. Unless mag-hard lockdown na naman tayo. Yun hong mga reunion, yung mga Christmas party, eh baka yun ang pwedeng iwasan din. Oo, pwede. Yung mga kayang iwasan, iwasan na. Okay. Bumaba na ho, 1,000, nasa 1,000 plus. Sa 1,080, 800. Ganon, ha? So, nasa 420,000 na ang total na nagka-COVID sa atin in the last 9 months. Ang problema ho rito kasi, worldwide, nagkakaroon ng tawag dito. May upsurge. Oo, upsurge. Mm. Worldwide. Okay, sa Amerika, maski nga dito sa Asia. Nagkaroon sila, lalo na sa Europe. Yeah. Okay. Ngayon, so ang tinitingnan natin dito, kung kakayanin ba, kung sakali magkaroon ng pangalawa. Yung second wave na sinasabi. Or third or fourth. Nag-ano na ho eh, nag-steady na sa less than 2,000 cases a day. 2,000 a day. However. Pero iba-ibang lugar ngayon ang tinatamaan. Yun ang problema doon. Davao, Cavite. Ano na naman sila. Oo. Doon, di ba, natapos na yung Cebu. Tapos naglumipat sa Iloilo. Nasa Davao ngayon, Cavite. Yan ho. So, ano, by area. Ang NCR nagsisteady na. Masasanay na. Nasasanay na tayo sa protocols. Ngayon, ang syempre ang balita ngayon ay yung kwan. Yung vaccine. Yeah. Nagsalita na ho ang pinuno ng vaccine. Si DOH. Hindi, si Galvez. Chief Implementer. Ang chief implementer ho niyan, si yung co-chair. Co-chair ba? Ng IATF? Hindi. Di ba, ang co-chair, ang chair... Ang chair si... DOH, tsaka si Carlo. Ah, si Carlo. Si Kabsek. Nagsalita ho, sino daw ang mauuna na vaccine? Anong plano nila? Yung plano ni Galvez, mauuna ang Manila, Metro... Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao. Okay. Tapos, after the geographical, hindi pa ho to yung final, plano lang to. Geographical, mauuna siyempre by ano na ngayon, sector. Sabi niya, urban poor, mahirap, or what, ganon. May I suggest, wala mo ng geographical. Ang kauna-unahan lahat, health workers. Yan. Lahat ho ng nasa ospital na health workers. Health workers. Yan muna mauna. Magsakripisyo tayo lahat. Yep. Wag na muna yung Metro Cebu. Kahit na nasa ka, Baguio ka, basta health worker ka, ikaw ang mauuna. Correct. Agree. Dahil ho sila exposed eh. Napaka-simple naman ng logic na yun eh. Di ba? Kung pwede, yun sana ang ipatupad ng IATF. Mauna, health workers. Pagkatapos ng health workers, sige. Geographical na. Kasi 60 million yung minamataan natin na dosage. Dalawang iniksyon yan. Okay. So, 30 million yung may iniksyonan. Sa paniwala, no? Yung unang allocation, kasi dyan ho magkakahirapan eh. As time goes on, magiging parang ano na yan. Parang ordinaryong bakuna na yan. Pero sa simula niyan, talagang pahirapan kumuha niyan. Tayo nga ho, mag-a-advance payment. Pero ang kukunin ata natin, hindi yung Pfizer, kasi yung mas mura. Okay. Aren't we getting different kinds? Yung non-profit. Aha, okay. Meron, kalimutan ko yung pangalan eh.
Yung non-profit na $5 lang ata per dose. Itong Pfizer, mahal eh. Siyempre, ano yan, commercial eh. Commercial yan. So, doon sa 60 million dosage, doses, 30 million lang. Kasi dalawang beses after 3 weeks, i-injection ng kauli. Kung hindi, baliwala. Pag hindi ka in-injectionan. So, kailangan ka in-injectionan uli. Ngayon, sa 30 million, ilan ang million, lahat ng population ng Metro Manila, Cebu, Davao, kasya na ron eh. Pero hindi ho yun ang priority. Ang priority natin, yung mga health officials, yung mga nasa front line, doctor, nurses, medtech, yan ho yung number one. After that, siguro, pinatatakan ko, Trixie, yung geographical priority, Metro Manila, Cebu, tapos Davao. Iniisip ko, siguro, ano kaya, anong basis nun? Kung ang basis nun eh, yung economic activities, eh mataas dyan sa mga metropolitan areas. Aba, mataas din na economic activities sa Calabar Zone. Mataas ang economic activities doon sa mga eco zones. Cesa, Bataan, di ba? Ano yung basis ng Metro Manila, Cebu and Davao na geographical? Wala, hindi ko naintindihan yun eh. Pero yun ang announcement ni Galdes. So, paano yung Baguio? Paano yung Cagayan de Oro? Iloilo? Bacolod? Paano yung mga San Fernando, Pampanga, Clark? Mataas ang economic activities dyan. He's thinking in terms of ano eh, logistics, military planning to. Distribution but there's no that. Place in a situation like this. No, nobody has told him that. I mean, ideally, DOH should be telling him that. Ang DOH, dapat, ang mauuna, healthcare. Pagkatapos doon, sa ibang bayan nga, ang kanilang priority, frontliners. Pagkatapos doon, yung mga senior citizens. Senior citizens. Kasi yan ang mas vulnerable eh. Di ba? So, siyempre, habang naghihintay tayo, pinag-iisipan yan, yan pa lang siguro yung brainstorming nila. Okay. Hindi ko nga alam kung kay Galvez lang mismo ito eh. Pero nagsalita dyan yung pinakamamahal ni Viner na Vice President. Ang sinabi niya, ano daw, gawin na yung listahan ng i-injectionan. Sinabihan tuloy siya. Listahan, ha? Ha? Ganun ka-detailed? Listahan? Mas malalayan kaysa din sa geographical. Magbabago pa nga ang sitwasyon eh. The situation can still change between now and by the time we get to ano. Ang sinasabi ni Spoksari is, identified na yung sectors. So, hindi kailangan i-list yung mga pangalan. Kasi kung, for example, sectors, 4Ps, yan may listahan yan. They're very specific names for that one. The others kasi, because you're targeting specific areas, let's say, you'll have a vaccination program through the schools, kailangan mo bang ilista yun? You already have lists of these names. Health workers, you'll rely on the lists of the DOH, pag public hospitals, and then, of the private hospitals. But ang gusto yata niya, or at least yung parinig niya, pagkakaintindihan ko sa parinig niya, kailangan ilista natin yung mga pangalan ng mga taong yan. Wala lang, nanggugulo lang siya. Listahan mo yung pangalan, alam mo ba kung sino yung mga yon? Alam ba gano'ng kahirap? Ay, national ID nga hindi natin magawa eh. Sana kung may national ID system na. Ano yun eh? Yan ang tinatawag na off-the-cuff remark. Na ano, hindi niya pinag-isipan, di dumaan sa utak. Mga may masabi lang because she needs to ano eh, to fill in the void. Hindi niya masagot eh yung mga paratang sa social media tungkol sa super spreader events niya. Meron na hong 70 plus billion hinanda ang Duterte administration. Yeah. Siyempre maraming kritiko eh, no? Yung si Per niya. Yung si Per niya, dating economic planning sekretaryan ng presidente ng Duterte administration. Okay. Eh ngayon, ang sinasabi niya,
underspending ang government during the pandemic. Okay? Maraming well, sabi nga nila ang mga economists sa isang silid, sa isang kwarto, kung meron ka 10 economists, 10 yung magkakaibang views. Ah, parang abogado. Ganyan yung mga yan. Kung tatlo kami, so, si lima yung views. Pero yan ang balita kung pinagawayan nila ni Dominguez. Okay. Siya nag-resign siya, napilito siya mag-resign dahil ito si Dominguez, Chani. Gusto niya higpitan yung panggastos. Oo, kasi ang trabaho niya, manghalap ng pera. Kung napakalaki nung kailangan ng gastusin, hihirap ang trabaho niya. So, ang gusto niya na lang, pigilan yung gastos. Yun ang hindi payag si Pernia. Okay. Eh, sabi niya, hindi magkocontract ang economy. Correct. Ginastos, correct. Tignan mo nga yung mga ibang, tayo ang pinakamababa sa ASEAN ng ginastos during the pandemic. Maski ang Vietnam, mas mayaman pa tayo sa Vietnam. Mas mataas ang ating per capita. GDP. Kesa sa Vietnam. Mas malaki pa yung kanilang ginastos. Dahil nga yun ang principle niyan eh. Pag hindi umaandar ang economy, government should take up the wheel, kajal, whatever you have to take up. Yeah. Ikaw naman pupuno dun sa slowdown. Okay? Ngayon, meron na raw sources for 70 billion. Okay. Mangungutang tayo sa World Bank, lahat ganyan low cost. Ngayon, yung negotiate tayo government to government sa US and UK. Okay. Para pagbili ng gamot. Okay. So 60 million yung doses. Okay. 30 million lang 'yon kasi alalahanin mo, 2 beses i-inyeksyon na niya. Oh, yeah. May pagitan siya. Ilang days ang pagitan. Oh, ikaw. Ngayon, where is, asan dito yung pinakamamahal ni Vener na health secretary in all this talk on the vaccine? Wala ho. Parang, kumbaga hindi siya, kung nagsasalita man siya, ayaw siyang pakinggan siguro. I don't know. O baka talagang wala siyang alam. Ang sinasabi niya ngayon, herd immunity na. Si who? What? Sino? Si Duque. So 60 million at people. At hindi niya sarili yun, sabi daw ng World Health. Kapag 60-70% of the population are vaccinated, meron ka ng herd immunity. Yeah. Sabi daw ng WHO. Okay. Pero yung ating 60 million doses, 30% lang noon, wala pang 30% ang maiiniksyonan. So malayo-malayo tayo doon sa sinasabi ni Duque. Bakit niya pa sinabi yun? Wala lang, makasalita lang siguro, I don't know. Oh. There are two kinds of herd immunity. Pinag-uusapan niya na yung herd immunity niya. Kailangan ho natin ng more than 100 million na doses. Yeah. Okay? Hala, misinformed to eh. To si Duque, nakakagulo lang siya eh. Mabuti pa, wag na lang siya magsalita. What is he talking about herd immunity? Teka muna, mag-vaccinate muna tayo ng mga high risk para nami-minimize natin yung spread. Kasi nga, you balance other things. Halimbawa, what is the mortality rate for this? Who are the most vulnerable? Because the science is advanced, alam na natin, sino yung most vulnerable, sino yung mga exposed, we can identify those. We're not going muna for herd immunity. Ano lang muna, yung may specific targets lang muna tayo. But remember, there are two kinds of herd immunity, di ba? Oo. Yung isa, yung when you get natural. It naturally and your body produces antibodies so that hindi ka na magkaka-second round. And if enough people are exposed to it, they won't have a second round because they already got it. Parang yung pagkaano na mumps, ganon, measles, etc. But then the second kind yung is ano, mass vaccine. Immunization. Halimbawa, yung polio. Yung polio vaccination. Nagsimula yan sa worldwide dyan, ang effort na yan.
Pero nagsimula ho yan dito sa Pilipinas, panahon ni Marcos. Morning, Boss Donat. In 1979, presidente si Marcos. Yung Rotary International. Through the effort of a local doctor, si Benny Santos ng Malolos, sinimulan niyang worldwide vaccination ng dito sa Pilipinas, nagsimula yan. So, yung model na ginamit sa ibang bansa, dito galing. Yes. Dito galing yun. But remember, the polio vaccine. Polio vaccine mo yan. Dito sa atin nagsimula yan. We know how to do it. That's what I'm saying. Bakit? Kasi ho, noon, 79, hindi pa nga advance ang ating logistics noon Pero nairaos natin, pinagtatawanan tayo ng WHO noon, ayon sa kwento ng mga matatandang Rotarians. Kasi it's a Rotary project. Yeah. Sabi niya, asan ang inyong cold chain? Wala kayo. Alam niyo yung mga vaccine, kamukha ito, negative 8 degrees. Oh my gosh, yung sa Pfizer. Yung isa, yung sa Kwan. Moderna. More than 10 degrees. Negative. Oo. Anong klase yung mga temperature na kailangan? Pero tayo na naraos natin. Tayo wala tayong cold chain noon. So pinagtatawanan na tayo ng WHO. Hindi nyo kaya yan. Pinatunayan natin kaya natin. Did we need the cold chain? We did. But we were able Kasi ho, yung cold chain, mahirap yan kapag pumapunta na kayo sa rural areas. Diyan dito sa city, hindi problema yan. Yung cold chain, eto sistema nitong vaccine, pag dinala na natin sa mga probinsya and everything, ang hirap. Ano ang ginawa natin? Reverse. Imbes na yung gamot ang pumunta sa mga tao, yung mga tao pumunta sa gamot. Sa mga centers. Yan ho, yun nangyari noon. So, yung mga nandun sa mga liblib, punta kayo ng bayan, sa Sidod, doon sila iniinjeksyonan. Hindi tayo pwedeng magganyan ngayon. Dahil super spreader yan eh. Unless, merong Dapat ano, pinag-iisipan ngayon yan. Yung ano yung... Sana yung military sa ganyan. Yung vaccine na yon at saka yung vaccination program, Dr. Paulino Garcia. Yung health secretary. At the time. Ang nakaisip ng programa na to, Sabino Santos. Sabino Santos. Benny Santos. At ang nag-implement worldwide, Pilipino pa din, by the name of Matt Caparas, na siya naging Rotary International President at that time. Bulacan. Dahil nakita niya yung success sa Philippines, pina-adapt niya sa Rotary. Para yung Bulacan yan, Malolos at saka Mekawayan. By the way, kamamatay lang nitong si Matt Caparas. Sumakalangit na wa. Tapos, yung binabanggit niyo kanina, tungkol dun sa ano priorities. Ano naman, ang... ang usapan nila doon, siyempre health workers. Totoo yun. Ako yun ang gusto ko. Kinonsider nila yun. Health workers, seniors. Seniors. Yan ang mga priorities nila. Okay. Pagkatapos, yung by sector at saka geographical. Nag-ano na sila doon. Yung tungkol doon sa geographical, yung Metro Manila, parang Conrad, Trixie, kasamang ano, by the way, Mega Manila ang tawag nila na dyan. Kasama Calabarzon at saka Central Luzon. So, kasi hindi daw yan ang epicenter. Saka ground zero to eh. Pagkatapos, densely populated areas kasi itong mga ito eh. Yan, at saka maraming mga informal settlers. Ganun din yung Metro Cebu, Metro Davao, ganyan. Yan daw eh, geographical eh. Hindi ko nabasa dito yung mauuna yung... Meron earlier. Earlier kasi di ba tinanong ni BP? Hindi yung kanila naman, listahan niya yung kanya eh. Walang kakwenta-kwenta ka niya yung suggestion yun eh. Hindi nakakatulong yun, nakakainis eh. Yung listahan? Listahan eh. Hindi pagkagising mo, siyempre hindi mo hingi ka na listahan. Kailangan man listahan. Para ka nagsya-shopping. Ito, listahan. Huwag ka muna kakain ng kanin. Yan, ito muna. bread ang kailangan mo dyan. Okay. Ngayon, yung tungkol sa IF ka, limawa. Super spreader, hindi naman daw niya sinasadya. Hindi ba ganun din si Sinas? Pero grabe sila umupak kay Sinas. No? Kasama ako, inuupakan ko din siya. Pero naman, how dare you pick up? Hypocrite talaga.
Baka ganito, second quarter daw ng 2021. Exercise in hypocrisy yung mga press release ni Madam eh. Nagkataon lang daw na napakaraming tao. Malayo pa so yun. So kinamayan niya lahat yun. Dumaan lang daw siya. Andiyan sa mga videos, siya pa nga nag-post ng mga pictures na dahan-dahan na niyang tinatanggal. Sa Twitter account. Anong dahan-dahan niya tinatanggal? Hindi, binibigla pala. Dahan-dahan tinatanggal, ha? Ano yun, Benel? Ano yung sabihin na? Grabe, get your mind out of the gutter. Ikaw talaga si Liner, yung mga binubulong mo sa amin. Dahan-dahan tinatanggal ang posts. Ang pictures. Ang pictures. Na may kinakamayan siya. Iba kasi, syempre, na-screenshot na yung iba. Wala ka nang magagawa doon. But the point is, sorry ka na lang. The template is itong kay Sinas. Apologize, see what you can do. Ito yung tanong ko. Si Madam Lenny, may mga pa-event-event na ganyan, na punta-punta siya sa mga ano, sa mga nasa lanta, nag-contact tracing bang lola? Requirement yan sa mga events. Nasa na contact tracing? Hindi ba sila nag-contact tracing? Hindi. Paikot-ikot nga siya, kamay ng kung sino-sino eh. Mm. Passing the whatever virus is on. Ganun ba yan? Ano? Hindi marunong. Hina talaga, in the words of the president. Mahina ka talaga. Hindi ka nga eh, baka naman tin-Twitter niya. Hindi naman. Tin-Twitter niya yung mga nangangamay siya. Oo, siya mismo. Hindi, baka yung nag-apologize siya, nag-Twitter siya, hindi? Hindi rin. Baka hindi nag-Twitter ang Coast Guard, kaya hindi siya nag-Twitter. Depende yun eh. Grabe, layo. Itong Twitter na ito, nag-take down eh. Oh, yan o. Palagay ko baka tinake down niya yung apology. Sobra itong Twitter na ito. Masama ito eh. Kasi humility dapat. Masama ang policy niya. Hindi, mas concerned siya ngayon dun sa mga bastos. Na nagsasama-sama. Hindi, mga madudumi daw ang bibig. Mm. Ano lang daw siya, gusto niyang maging example na mga kababaihan against misogyny. Yan, mali pa spelling niya. Ay, ikaw naman. Kinorek niya after a while. Kinorek na. Ang spell misogyny. Sige, macho na lang. Diba? Misogyny. What is the opposite of misogyny? Ano? Misanthropy. Galing. Lala, vocabulary lesson for the day. Wow, galing talaga. Misanthropy. Dapat pala inanin natin. Hirap naman yan. More macho-macho. Macho-chay lang naman tayo. Ganun. De, tatanong ko sana kay Lenny. Hindi na nga niya alam paano i-spell yung misogyny. Baka mahirapan pa siya dun sa isa. Naku. Nasaan? Wala, she's just a natural target. Sorry, andali lang kasi minsan. Patawala ako. Kapag daw binastos mo siya, lalaban siya. Dahil gusto niya maging halimbawa sa mga kababaihan na binabastos din. Pero uso ba dito sa atin yun? Wala akong experience. Meron akong kaibigan dati. Na yan, ganyan ang usapan nila. Bastusan. Hindi, ayaw ko yung mga ganyan kasi Hindi ako magstustok dyan. Sabi nung isang kasama rin namin, talaga namang ganyan ang mangyari pag bastusin ka. Ayan na, ang misogyny. Sabi ko, sobra ka, huwag mong gagawin. Hindi ganun yun. Hindi, may mga babae talaga bastusable. Bastusable. I think that's not true. Is that true? May mga lalaki talaga bastos. That's misogyny. May mga lalaki bastos talaga. You know, example ng misogyny. May mga lalaki bastos. Yun yun. Mga lalaki bastos. Pero may babaeng bastos din. Merong babaeng bastusable. Which is not true. Walang ganyan. Saying that is misogyny. Yan ang misogyny. Yan ang dapat. Yung misanthropy. Actually, may tekan. Lalaki naman ang binabastos. Misanthropy. Misanthropy is, I think, humans na lahat. Lahat na binabastos mo. Tapos, kasi anthro. Hindi, natural na bastos ka na. Human. Misanthropy. Talagang wala kasi kaparara nun. Lalaki. Well, hindi.
the whole point is, it's genderless. Dapat pero meron yung sexual equal opportunity bastos. Ibang klase yung pagbabastos ng ganito. Ang pagbabastos kasi may bastos na masama yung good manners. Yung pagbabastos dito, meron siyang special quality. May kasamang... Make me sexual innuendo. May kasamang ganun. Ganun ho yung pagbabastos na sinasabi dito. Yung meron kasing bastos na, alimbawa, nagdadaan ka, may mga tao doon, bigla ka na lang naragasa sa gitna, hindi ka sasabi, excuse me. Yung bastos din yun. Pero yung bastos ho na sinasabi dito, yung medyo merong sexual connotation. May kasamang ganun. May kasamang ganun. Violation ng Safe Spaces Act yan. Ayan. Ano? Oo. So, yung mismo, the winner. Yung nagtatanong na nasaan ang Pangulo, bastos din yun. Yeah. Hindi lang of a sexual nature. Hindi lang sexual nature. Bastos din yun. But it's still lewd. So, pare-pareho ng bastos. Bakit naman, conviction yun? Ganun ba? Principled statement. Naninindigan. Paniniwala ng kanilang paniniwala. Eh, yung pagtatanong, saan ka nagtatagal ngayon? Ayun. Saan ka natulog kagabi? Yan. Ayun. Saan ka nagtatagal ngayon? Wait, ha? Kasi sa akin, contextual yan. Maski sa mga magulang, eh. Oo, alam mo ba nasaan ang anak mo? Kahit ako kunwari, teka, nasaan na ba kayo? Diba? Saan kayo natulog kagabi, Aber? Ganyan. Father Noong of the nation, kasi, can ask ang that? Katakaran ng tatay ko, mm. pag lubog ng araw, nasa bahay ka na. Nung underage pa ako, yun ang role niya. Pag wala ka pa. Pag wala ka pa ng pag-uwi dilim, ganun din eh. Yun ang ano. Nung nagkaedad na ako, hindi na ako hinahanap. Okay. Kasi ang assumption doon, alam na niya. Alam mo na yung ginagawa mo. Oo, alam niya na yung ginagawa ko. Ganun din mo sa presidente. Oo. Aba, hindi naman bata yan eh, natatanungin mo, nasaan ang Pangulo. Hindi diba? Mababastos talaga yung tao. Correct. Hindi ba? Kaya ho siya nag-react. Oo. Buti ngayon, sana kung isa-isa siya, lang. Nakala mo, inaapi ngayon itong si Robredo. Lalo na yung mga anak niya. Na dahil nag-react yung presidente sa ginagawa nila. Misogyny na daw. Binalikan niya ngayon na misogynist itong si... Ano. I think that's ano eh. That's kasi tinatanong siya ngayon. Female chauvinism now. Ha? No, it's ano eh, pa-victim eh. Kumbaga, kung feminista ka... Yun ang nga, victim. Itong pa-victim mo, it doesn't help. It's disempowering. Hoy, may masabi lang yung lalaki. Hindi, kumot tatayo babae siya ka. Para sa kababaihan. Oo. Umupo na lang siya. Di ba, she's not healthy. Ay! Siya ano na lang ay! Grabe kayo! Umupo na lang. Alam mo? Dapat yung mga ganun. Ano na naman niya uupo? Ang susunod dyan, ang problema dyan, pag sinusunod mo, ilalim ka. Eh, ay, naka! Magbabalik ang karambola oras natin, 8:35 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magbabalik ang karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Johnson de la Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Ting ba siya tayo ni Larry? Bakit? Mukha bang may pasabog? Wala lang, namimiss ko lang yung ano. Hindi, naninindigan lang si Atty. Si Larry. Para sa mga kababaihan. Ganun. Hindi niya gustong maging presidente para patalsikin si Duterte para siya na maging presidente. Hindi si yun. Si Lenny ba to? Naninindigan lang ho. Naninindigan si Lenny. Hindi ko lang alam. Yun, naninindigan kung ano yung tumitindig. Ano na naman yung meron kang sinasabi ano, buti hindi na tayo miyembro ng KBB ano? Naninindigan okay ibig sabihin meron kang pinatitindig
Pag naninindigan ka. Ganun ba, ano ba ibig sabihin ng naninindigan? Ay, ewan ko sa inyo. Meron kang tumitindig ka. Uh-huh. Today may mahirap. Hearing ang Senado. Mm. Ulit. Second round. Anong hearing nila? Tagging. 10:30 mamaya. Supposedly, dadating daw yung mga ano, kongresista. For the first time. Makabayan Black. Hindi kasi talagang laki ng tama sa credibility nila pag di sila dumating. Masyadong, on the other hand, normally, hindi naman kasi nire-require ng Senado pumunta pagka co-equal branch, pagka fellow legislator, colleague. Eh. So, as a matter of interchamber courtesy, hindi naman sila i-require. Pero pag hindi sila pumunta, laki ng tama sa kanila, sa credibility nila. So I understand, pupunta sila ngayon para magkaharapan na dun sa red tagging issue with the military. Akala ko bang kailangan sila lang exclusive? Wala, hindi pumayag. Ah, Senado? Sobra naman to Senado, napakasimple lang. Exclusive lang eh. So, sobra kayo. Tapos nagsalita na rin na mukha hindi pwede yung 19 billion na anti-insurgency campaign fund. 18, di ba? Para for NTFL-CAF? Oo, 18 plus eh. Oo, Hindi raw mukhang hindi tama natanggalin o bawasan. Yan. Yung sentiment ngayon sa Senado. Very good. I'm so glad. Yun ang lumalabas. Mm-hmm. Kasi may nanawagan nun eh. Mm. Ibigay na lang yun yan, sa sa COVID. Kilala natin lahat yan. Sa Bicol. Ibigay na lang daw sa Bicol. Ibigay na lang daw sa mga nasalanta, dun sa mga para sa COVID, ganyan. Pero anong sagot ng palasyo? May pera para sa COVID. Vaccine nga eh. Wala yan sa GAA. Utangin natin yan. Sige nga. Parang ang feeling ko, wala na silang masagot eh. Hindi, tsaka napaliwanag naman yung tungkol dun sa budget na yan, where it is going. Because, sa totoo lang, yung budget na yan combines yung original budget. If you remember, mayroon kasing advisor on the peace process. Ang budget niyan, from the very start, has always been mga between 9 and 10 billion. Ito ngayon yan, dinagdagan lang nila because of the many, requirements in implementing itong mga various laws that have just been passed, no? Kasama dyan yung anti-terror, etc. and everything. So, mayroon silang ganun na effort. Kasi, if you remember, si Presidente said na, I hope that within my term, matatapos na ito. Yung tungkol dyan sa issue ng NPA, etc. Everything. Mayroon nag-crowd ng ating Facebook tungkol sa Bitcoin. Binan ko na. Meron? Talagang sinisingit lang eh. Pinapasok? These are called spammers. Spam. Nag-a-advertise sila. Pagka every time na merong significant number. Mga daan-daan ang pinupost sa ating, dito live ba? Doon sa ating chat. Ginagawa rin sa page ko yan eh. So, pag nagkakaroon ng ng upsurge ng mga na nag-view, etc. Dumadating yan, di ba? Yeah, pagka may certain number of viewers. Mabuti sana kung nagko-comment kayo tungkol sa misogyny, ha? Bitcoin ang sinasabi niyo. Hindi, tsaka yung tumitindig daw. Tumitindig. Tapos tumitindig na raw, tumatango pa. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin tumatango. Umu-oo lang yan, di ba? Umu-oo lang yan, tumatango. Grabe kayo. Simple lang naman. Basta pag kinamayan kayo ni Lenny, wash your hands afterwards. And the alcohol. Alcohol. Alcohol and washer. Wash your hands first. Tapos alcohol. Okay, pero ang tanong. Kasi baka ako saan galing yung kamay na yun. You never know where it's been. Teka, you never nakano ba siya nung nag-ano? You can never can tell. Nahawa na kayo kay ate. You can never can tell. Pero naka-face mask naman siya, di ba? Tapos yayakap-yakap siya eh. Di ano yung point? Ang pinakikita niya lang kung ano yung ginawa ni Sinas.
Hindi yung magtutularan. Oh, parang ano, ano. Walang mga bata sa manyanita ni Sinas. Hindi ba nangyakap si Sinas? Wala. Parang ganun. Huwag niyong tularan. Huwag niyong tularan. Itong ginagawa ko. Negative example. Ito, negative ito ang example. Hindi niyo dapat ginagawa. Okay. Punta kayo sa ano, Divisoria. Oo nga eh. Matindi ba? Matindi ba Divisoria? Marami. Ang Divisoria and Baclaran, general, hindi, Divisoria talaga. Quiapo, Santa Cruz, yung mga yan. Usually, marami talagang tao pag Monday. Kasi Sunday ng gabi, yung bagsakan ng bagong merchandise. Yes. So, in-expect dapat na mas marami talagang tao on Mondays. The problem is, hindi pa tapos yung COVID. Mm-hmm. And people are going back to the old habits. And the hardest to break ay yung mga traditions. Ay, ito. Maganda umaga, Tony Ray. May dalang gitara ito. Ayan. Ikaw ba naninindigan ka rin? Oo, naninindigan ka ba? Oo, naninindigan. Ano tumitindig sa'yo? Oo. Yung aking paniniwala. Yeah. Mahusay sumagot. Mahusay. Yung paniniwala. Sa conviction mo yan. Sa conviction mo talaga yan. Kasagaya ng ano, ako ay naninindigan ako at naniniwala ako na itong si Associate Justice sa Marivic Yonen. Marvic. Ah, Marvic ba? Okay. Ay incompetent, tamad, bobo, at tanga. Saan ka naka... nakita mo yung ano niya? Nakita mo yung kanyang message doon sa condolence message doon sa kay Judge Padilla, yung taga Manila. Anong sinabi niya? Naku, akalain mo? Meron siya? Meron siya. Feeling Chief Justice? No, parang representing the judiciary. Wow, grabe, no? Meron siyang ganun? Oo, tapos nasa YouTube. Tapos ito pa nakakatawa. Parang doon. Chief Justice. Ano yan? Baka inutusan naman ni Chief Justice. Ito pa nakakatawa. Ito na lang ang mag-message. Ito nakakatawa doon, Trixie. Boss Conrad, Boss Jonat. In a very short message. Ng ano, ng condolence. And sympathy and prayers. And the cry for justice. So, ek. Kay Judge Sabadini. Kasi yun yung binaril yung Binaril yung kanya sarili. Kaya ganito. Isipin mo ba naman, sa pagkaikli-ikli na message na yan, na sobrang simple, basic English, binabasa niya. Binabasa niya. Out loud? Oo. Okay. Isipin mo yon, Associate Justice, tapos naging Dean ng UP College of Law. Ang, wala pang 1 minute na message, binabasa. Ano yun? Condolence. Eulogy? Hindi eulogy. Kundi message of condolence lang. Bakit yung binabasa? Ay, ganun na. Isipin mo yon, yan ba ang matalinong tao? Oy. Hindi, baka magkamali. So simple. The message is so simple and the English is so basic. And he still has to read. Okay. I get your point. He knows that all eyes are on him. He's worried about making a mistake. He does not want to have any kind of problems with his reflections. Isipin mo. Yun yung mga come from left field remarks. Naninindigan lang siya para sa mga kababaihan. Hindi pala iba. Tama. Baka yun. Sa Supreme Court pala. Mali. So ang take mo doon, Larry, parang he was speaking as if he was the Chief Justice. Parang ganun. Hindi, Sympathy lang naman. At you must understand, he was also the one who got the PIO of the Supreme Court to release the media advice. So, Alam ko yun. Baka naman delegated na sa kanya. Baka delegated na sa kanya yung mga ganyan. Oo naman. Delegated niya. Well, actually, kung ano yun, that's not pinuntahan na lang niya yung pamilya. Pumunta siya sa doon sa wake at napag-condole siya, ganyan. Or wala pa rin lumabas, by the way. At least kung meron man siyang message na gano'n, huwag naman niyang basahin.
Parang na hindi nagagaling na sa dibdib. And besides, that's too simple. The message is so short, so simple. And the English is so basic that he is not articulate enough to say those things. Okay, okay. No. He is also in mourning. Ikaw naman, Larry. Baka maiyak siya. Maiyak siya dahil, sa mga nangyayari sa kanya. Hindi pa rin lumabas sa dyaryo. Hindi pa natanong. Yung sinasabi ko, yung conflict. Yung nakuryente. Ang mga traditional media. Ayon kasi sa report ni Jomar, wala naman talagang ruling o resolution na binasura yung petition ng Marcos at Kalida inhibition na inhibit itutuloy si Leonel pa din ang hahawakan ng kaso. Inhibition yung si inhibition. Matikin ko rin. Ang lumabas sa media, Public Information Office ng Supreme Court, meron ng resolution. At kasama doon sa resolution, show cause. Ito si Kalida at saka si Jomar Canlas ng Manila Times kung bakit hindi sila dapat parusahan for contempt. Okay. Yun ang lumabas sa dyaryo. Ang lumalabas, wala daw resolution na ganun. At walang order. Kumbaga, itong PIO nagsinungaling. That's the long and short of it. PIO nagsinungaling, kinoryente yung mga news organization. Inilabas ng mga news organization. Pinalalabas na meron na resolution. Pero walang kopya ng resolution, wala lahat. Wala PIO is just an advisory. Ako ang newsman, asan na yung resolution? Kinukuryente nyo kami. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon wala. Very quiet. Normally yung advisory would say resolution or to follow number. Kasi it's still being routed for signature. Pero yung information na lumabas to Jomar Canlas's article is that there's walang consensus pa, hindi pa napapagbotohan yun. Pinalabas ng PIO na napagbotohan na. Malalaman natin na ano yan. Dahil nung isang linggo pa yan. Ibig sabihin, kung talaga nagkamali dyan yung PIO, bakbakan natin yan. Dapat. Hindi sila pwedeng nag-a-announce sa mga ganyan. Baka mamaya maglabas na rin ng resolution. If I'm fearless forecast, yung mga other justices will sign on the recommendation and the resolution kung ano yung ni-recommend ni Justice Leonel, if only to show that the court stands as a single unit, as an institution. Because the calming way to go. Kung maglalabas sila ng statement na teka muna, hindi namin pinagbotohan yan and all that, it will cause further distrust in the institution. So, ang tingin ko dito, theory ito ha, that it's possible that Justice Leonel was pushing the envelope here. Tulak niya ng ganito, knowing that his colleagues will be compelled to defend the institution and stand by him. So, ilalabas niya yung mga yan to push it a little further. Para, he's defending himself from the bashers. This is his response to that. He's defending himself from the buzzers in the process, dragging the court into the mud. Parang ganun. Baka pwedeng gawin ng court ganito. Okay. Number one, yung tungkol sa inhibition, they will say yes. Yeah, we will not allow him to inhibit. Tingin ko that's baka they'll vote yan. That way. It's conservative. Two, yes, pero number two, yung tungkol dun sa Chocos, baka hindi nila patulan yan. Kasi ano yung Chocos mo dyan sa mga yan? Yun nga, una-una ganito. Walang contempt yan. Walang contempt yan. Hindi pwede magkaroon ng contempt yan. Una-una ganito. Yung sinasabi niyang reflections, it is not an official document. It's not part of the record. But I think that's just one point. The other, the rule kasi says that discussions. So, kino-consider niya yung reflections as part of a discussion. Ito yung problema. Paano mo i-co-contempt si Soljen for using something that came out in the Manila Times? Yes. This is now beyond
the discussion of the Supreme Court. Ano na yun? It is now in the public sphere. Uh-huh. So he can use that. He can even comment on it. So can all of us. At saka Trixie, talaga hindi naman part ng records yung reflections. Kasi ano yun eh, opinion niya na ikinalat niya sa mga justices, hoping that he can influence the other justices. Or it was not part of any discussion. Yes, simply an utterance by the justice, which makes it public record because it was not part of a proceeding. Yes, it's not part of the proceeding actually. Yung sinasabi ni Trixie, having given his reflections to the entire court, then it forms part of the record. Yun ang kanyang tingin sa sarili. Or that every makikipagpustahan ako, hindi part ng dapat yun. Ang sasabihin ngayon ng mga ibang justices, teka muna. Ang ibig mo sabihin, pag sinabi ko ditong bastusable ka, Hindi part ng record yun. Kasi even kunwari, may dalawang justices nagkasalubong sa hallway. Good afternoon. If I write na good afternoon si Justice so and so kay Justice ganyan and then said, "Oh, bumoto ka na ba?" Would that be still part of the record? Is this considered a discussion? Of course it's so it's an a whole area na ripe for adjudication for the court. Kasi ang nangyari doon, every issue na nasa Supreme Court, meron ba nagsusulat ng reflections? Wala. Wala. It should be on the bakit siya biglang nagsulat? Bias siya. Kampi siya kay Noynoy Aquino, gusto nila ipa-dismiss agad yung kaso ni BBM. Kaya ganun. Itong tanong ko, Attorney Larry. Yan ang karamihan na pag-iisip tungkol sa reflections. And therefore, ano ang dapat gawin ng Supreme Court? Dapat nga, i-sanction nila si Leonel eh. Ilalabas ko pa nga yan eh. Saan ko itatago? Dapat i-sanction siya. Kami na kasama kung, kami sa... Kasi nakinokondon yun. Kasi hindi na yun part ng en banc discussion ni kundi ano yun eh, pangungumbinsi ng underground eh. Diba? Underground. Instead of saying it verbally, nagsulat ka. Nagsulat. Undermining the en banc process. Parang nangyari. Tsaka ito, pa isang nakakatawa dyan sa kay Leonel ha. Isipin mo. Pinag-comment niya yung pinag-comment niya yung COMELEC at saka yung OSG. Yeah. Ngayon na nag-comment yung OSG, contemptible na siya. Ay, ganun daw. Bakit daw siya sumasali? Siraulo pa na itong... Hindi ka partido. Alam mo ba yung term na pabalat bunga? Ganun lang yun. Pabalat bunga lang. Sinabihan niya lang, kumbaga yung magulang, ito nga example ko. Bakit mo ginawa yan? Bakit mga tira ka? Pag nangatwira ka, abas yung asas. Ganun lang yun. So kunwari lang, kalita mag-comment ka. Aba, nag-comment? Sino may sabi sa'yo? Bakit ka nag-comment? Pabalat bunga lang yung sinabi mag-comment. Nakakatawa dun sa yung pinagko-comment ang OSG at saka yung COMELEC. 'Di ba ang kung may power ang Supreme Court na mag-rule doon sa annulment nung results. Can the PET decide on an annulment of elections? Nabara tuloy siya sa doon sa sagot ng COMELEC at saka ng OSG. Nasa constitution na ikaw ang sole authority and the judge. You can even create your own rules. Hindi lang yun, may president. Ang pinaka-recent na president, yung kay Noli Di Castro and Loren Legarda. Pambihira. Saka nakakita ng Associate Justice ng Supreme Court na hindi nagbabasa ng Constitution. Nasa Constitution yun, tanga ka ba? Hindi mo naintindihan sinasabi ni Pareng Conrad. Parang ngayon, yung nga yan eh. Pabalat bungal. Ano yan? Kayong dalawa, dahil gusto ko itong i-delay pa, mag-comment kayo. Ang totoo niyan, dinidelay lang talaga ni Leonel. Yung comment mo, binanatan mo pa ako. Another delay na naman yun. Siyempre. Instead of going to the core of the issue, yung pang contempt-contempt ang napuntahan. Yun na nga sinasabi niya.
Halatang-halatang itong si Marivic Leonin ay tuta ni Abnoy Noynoy. Payag ako dun sa sinasabi niyang kailangan niya, confidential. Ano sa Tagalog yung confidential? Dapat hindi malaman ng iba. Ng iba. Oo. Pasikreto, pasikreto ito, pasikreto. Kasi ganito ho yan. Mm. Kung ako man, manggagapang, gusto ko palihim lang. Nakita mo nga yung si Just... Hindi ba? May ginagapang ka. Oo. Kung ano? Gusto mo ba alam ng lahat? Siyempre, hindi. Bakit yung si... Bakit yung si Camilo Sabio, former PCJJ Commissioner, palihim, ginagapang niya yung mga justice doon sa Sandigan Bayan? Ang nangyari, alam mo? At kinunbig siya. Hindi, Larry, hindi mo naiintindihan. Sa panggagapang. Oo, sa panggagapang. Ito, Larry, pag gumagapang ka, huwag kang umilalim. Kaya yan naman sinasabi niya. Umilalim ko. Umilalim ka eh. Ngayon, ito yan. Ako tapos na yung episode na yan eh. Ngayon, sinasabi ko lang, Larry Gritean, di ba? Kung from the very start ang gusto ko ito ay ma-delay to Kingdom Come para maging moot and academic, hindi ba dapat i-contempt kita? Diba? Tinanong kita. Sinagot mo ako. Ba't mo ako sinasagot? Oo nga. Ganun ang mentality ni ano. Alam mo yan ang mahirap eh. Alam mo ako, Trixie, Boss Jonat, Boss Conrad. Napakarami kong kaibigan ng mga bakla. Mababait, matatalino, at saka talaga makatao, no? Ginagalang ko sila. Pero ito yung Sulyonin, ito yung bakla na hindi kagalang-galang. Hindi ba bakla itong si Marivic Leonin? Hindi po. Paano yan? Ano nga yan eh? Para Nanggagapang lang. Nanggagapang nga eh. Hindi, ang ibig ko naman sabihin ng bakla, I'm not referring to gender or ano, or sex preference. No, ang sinasabi ko yung flip-flopping siya doon sa ano. Walang paninindigan. Pinaninindigan niya yung pagiging bias niya. Mm. Pinaninindigan niya yung pagiging tuta ni Abnoy Aquino. Aray ko. Pero ang tingin ko nga dito is that, tama si Boss Jonat eh, ang action ng court will be to uphold the resolution. They will vote also against the inhibition. Yes. Pero ibabasura yung ano, contempt. Yung contempt. Yes. Dito oo. Eh dami, hindi naman talaga contemptible yun. Kasi may sabing contemptible yun, makikipag-debate ako siya kahit kanino. Ang kailangan natin makita kung ano yung value ng episode na ito. Oo. Ibig sabihin, we can see that Justice Leonin values ano the public opinion. Very much so. So, he's very, very concerned about yung ano. Kasi ilang beses niya binanggit yan. Hindi siya nag-i-inhibit kasi daw baka mabash yung susunod. Mm. It may be facetious, meaning nasa surface lang yung reason na yan. But it's very revealing. Concerned na concerned siya about what people are saying about him. Mm. Not necessarily about the court, ha? Yes. But about him. Yes. So, medyo nag-ano ko eh, I wonder how this situation can be exploited by somebody else later on. Kasi ang kitang-kita eh, yung weakness dito eh. He's leaving himself wide open to the fact that he's very, very sensitive about this. Mm. But the court itself is not eh. Yes, in the process of getting the court into the fray, hindi naman niya dapat ginagawa yun. Actually, ang nagiging sacrifice para sa Supreme Court yung kanilang... pagtatanggol dito kay Leonin eh. That's just it. Because they want to defend the institution. Comes at a cost. Totoo yan. Hindi pa pinagtatanggol ah. Kasi yung lumabas sa pahayagan na lumalabas sa Supreme Court kumampina kay Leonin doon sa inhibition. Eh hindi naman totoo. According to report, that's only according to PIO. Na wala naman talagang resolution pa yung Supreme Court. At that time. Hindi masasabing ang korte kumakampi kay Leonin dahil wala pa yun eh. Dito sa issue na to, talagang kumakampi ang Supreme Court dito kay Leonin. At the inhibition? Hindi. Doon sa sal-in. Kasi, wala talagang sal-in si Leonin na sinubmit sa Supreme Court, sa JBC. Mm. Kaya hindi nila mailabas. Mm. Kaya nga yung kanilang denial, isipin mo ha,
even after the MR. Pero yung Sal N, walang kinalaman sa issue ni Marcos personal na issue ni Leonel yun eh. Oo. So, hindi kasi sinasabi ko lang. Dito sa issue ni Marcos, wala pang position ang Supreme Court. Yun ang, that's my point. Hindi natin alam kung ano ang kanilang tungkol dito sa inhibition ni Leonel. Dahil, fake news yung lumabas. Sa PIO. But you have to understand kasi nagpatong-patong na. Ano? Ay! Ano yung orgy? Patong-patong. Nag-umpisa kasi doon. Nagpatong-patong. Ito kasi si Larry nag-umpisa nito eh. Nang patong. Oo. Kasi, tinanong niya yung Salen. Ano ba ang patong ba? Kasi napag-usapan kasi na pinagtatanggol ng Supreme Court. Tapos pinatungan ng inhibition. Yung Salen, personal na issue kay Leonel yun. Hindi kaya nga. Kaya nga nagpatong na eh. Yung Supreme Court, kung ako ang Supreme Court, hindi ko titignan yan as part of the Marcos case. Yes. Robredo case. It's an issue. Pero nagiging ano, dito yan ha, ang main issue ko dito is the integrity of the court. Integrity of the court. Yung Caesar's wife doctrine, not only should they be above reproach, they should look above reproach as well, di ba? So, dito, you have one justice who refuses to show Salen and the court closes ranks to keep that from coming out. Ngayon merong issue pumatong na issue about biases. Yes. Same justice, di ba? And then the court again will close ranks to defend him. How many times are they going to keep doing this without running the risk of the public losing their faith in the process and the integrity of the court? Yun yung parating concern both of the bar and of the judiciary. The bar especially, at naiirita ako, napakatahimik ng IBP dito. Look, the Supreme Court holds power over life and death over the careers of of lawyers. They demand that lawyers have to be above reproach. Tapos iba-iba din ang standards na ini-impose sa amin. Some lawyers will get off scot-free on the same thing that another lawyer will get disbarred for. Si Attorney Trixie naman, gusto mo pa, tapos, may stand ang IBP. Eh, merong pandemic, COVID-19. Oh, grabe kayo. Gusto mo pa, meron. Pero importante, manindigan yung IBP. Naninindigan ba? Dapat. The bar should take a stand. Pero kami gumapang na. Hindi malayo. Walang maninindigan pag may gumapang. Okay. Nawawala yung paninindigan mo pag ginagapang kayo. Well, sa akin, it matters. It matters to me what the court is doing. Nawawala yung paninindigan mo pag ginagapang ka. Yun ang gagapang ngayon, ang tumitindig. Ang tumitindig. Diba? Magbabalik ka, karambola, bago kami manindigan lahat. Aras natin 9:06 ng umaga. Karambola! DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Umaga. Balik tayo dito sa ating programa ang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan Dela Cruz, siyempre kasama natin, paring Conrad Banals, paring Larry Gadon, Attorney Larry Gadon, at siyempre, Attorney Trixie Cruz, Angeles. Oh! Yes! Oh, bago tayo muna. Ang timing mo, winner. No. Bago the best timing. The best timing. Kahit favorite niya yung super spreader. Oo. Oh. Favorite niya ba yun? Oo, halatang-halata to. Halatang-halata. Bago tayo magpatuloy, meron tayong bagong advisory coming from the DPWH. Di ba yung Skyway nagka-problema? Yeah, ano nangyari doon? So, inano muna nila? Suspended muna yung inaayos ng San Miguel, the way project proponent at saka AI yung contractor yung sitwasyon doon. And then at the same time, si Secretary Villar just announced na part of the build program ng government yung tungkol dito sa tatlo pang expressways, yung meron silang 226 kilometers na Pacific Eastern Seaboard from Quezon to from Quezon to Aurora. Ayan yung expressway. Expressway.
Ipabibidding yan eh. Oo. Merong ano ata, merong tinitignan nila kung merong mga interesadong private companies. Yes. Mm-hmm. Tatlo yan. Tatlo. Mm-hmm. Tapos yung isa, yung Metro Cebu Expressway from Naga City in Cebu to Danao, and then yung Davao-Digos. Ah, Davao-Digos City. So, kalat na sa Pilipinas ang expressway. Expressways, yes. Toll yan, tollway yan. This will be toll. Mm. Eh, maraming interesado dyan, for sure. I'm sure. Oh. Ito lang ang tinatanong ko dyan eh. Mm. Ang foreign contractor ba pwede na ngayon? Yes. Bid? Pwede. Sa mga pwede major? Na. Yes. Must be under the supervision of actually, the local. Yung mga highway eh. Yung mga... Karamihan dito sa mga MRT, highway ngayon. Hindi, subcontractor lang sila. Subcontractor. Pero dito, pwede na sila. Pwede na sila, main. Main. Sila mag-operate ng toll. Hindi, kailangan pa rin. Hindi, pero may partner sila. For purposes lang may partner. Yung construction, pwede sila. Wow. Pero yung operation and ano. Oh, hindi naman nationalized industry yan. Parang tubig, may foreign partner. Hindi pa rin siya, parang gano'n. Hindi, yung telco, parang telco. Foreign partners. So, okay. Yung ano din eh, Maynila, then Manila. May foreign. Oh, may foreign. Supposedly, doon galing yung technology. Dito meron. Ang maganda dito, kung matutuloy-tuloy ito, talagang ano na, at least yung magkakaroon ng tollways all over the place. Yung mga regions among themselves, magkakaroon ng connectivity. Tataas yung kanilang trade. Oo. Kasi dati Manila-centric eh. Metro Manila-centric, lahat papunta rito yung... which is bad. Dapat ma-develop yung countryside. Ito naman si Larry, sobra-sobra ito. Nagdala ka na naman ng ensaymada. Kasasabi lang. May nagbigay niyan. May nagbigay ba? Yung dala namin, yung pangsit eh. Pansit na naman. At tama-tama, may birthday. Oh, may birthday. Huwag nating batiing birthday si Ambassador Joey Antonio. Ambassador Johnny. Huwag nating batiin na happy birthday si Attorney Mon Mison. Kaklasiko to eh. Ganun? Si Mon Mison. Kaklasiko yan ng high school. Huwag natin batiin. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. Mali. We wish you a happy birthday. Happy birthday to you. Pamasko yan. Happy, happy, happy birthday. Hindi naman yun. Hindi pa rin. Pati yung ating dating regional executive director, si Director Lito Tobalia. Happy birthday, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday, birthday, birthday. Happy, happy, happy birthday, birthday, birthday. Happy, 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 happy birthday. Joy to the world na tatawag dun. Malapit na rin ang Pasko. Pinagsabay na natin. Okay, hindi namin kayo binabati ng happy birthday, Ambassador Joey Antonio. Lawyer din to, Mon Mison. Mon Mison, saka si Director Lito Tobalia. Director Lito Tobalia. Huwag na lang. Ito, nagalit na ang MWSS sa mga... Sa mga water concessioners? Isa lang, doon sa isa. Ay, doon sa isa lang? Oo. Kasi yung isa, hindi pwedeng pagalitan yan. Hindi muna. Hindi. Maynila do, nagalit. Inutusan ang ng MWSS. Itong si, ano, yung tanggapan ni... Si Patrick? Ni Patrick T. Yung tanggapan niya na RO. Regulatory office. Oo. Nagalit dahil itong itong Maynila water. Pinutulan ng serbisyo. Kumbaga, there's service interruption. Sa service area. Ang ganda ng English nila, no? Service interruption. Ibig sabihin, no, walang tubig. They pay for that. They pay for words like service. That. Service interruption.
Sabi daw na nung tanggapan ni T. Simplihan natin yung ano noon, yung i-translate natin. No water. No water, tapos. De, ano yan? Service interruptions kayo dyan. Ang ano dyan, paputol-putol. Paputol. Oo, pwede rin yun. Putol-putol. Mabibitin yan. Mabibitin para. Yan. Oo. Makabitin yan. Yung tubig nilang dyan, parang nga gumagapang lang. Dahil daw ho, madumi ang tubig. Ang tawag nila dyan, turbidity. Yes. Yun how clear the water is. Ano yung bitang turbidity? Translation. Number of suspensions in the water. Eh, kulay brown na yung tubig. The amount of suspensions in the water. Yes, in the water. Kumbaga ho, paglabas ng tubig sa inyong gripo, eh kulay brown. Okay. Kaya inaayos daw nila. So, turbidity. Inaayos nila. Kaya, nagalit si Alam mo ba na may mga kaibigan ako na naghahakot ng tubig sa bahay ko, nagpupunta. Wala pa rin bang kasi tubig? Kasi wala silang tubig. Eh, yung kulay brown yung tubig nila. Yun na nga. Parang malaputik. Umihingi sa inyo ng tubig. Eh, bakit Manila Water ba kayo? Hindi, may sarili siya. Hindi ko alam kung man, ano ka, hindi ko alam kung ma'am. In between ka. Nasaan ka ba? Quezon City. Manila. Sa ano ko, sa may Gilmore. Manila. Yung Manila. Yung Manila. At malinis tubig doon, saka malakas. Tayo, magkapareha tayo. Manila Water yan. Manila Water. Yan section, yung sector na yan. Sector. Parts so, ng, kailangan daw magpaliwanag. Pag nagugas nga ako ng kotse, walang ano to, walang pump ha. Pero yung hose ko, lakas. Lakas. Oo. Kasi mataas ang kanilang pressure. Oo. Kasi ano yan eh, pare, accepted dyan sa buong mundo. Mm-hmm. Pag mataas ang pressure, eh, mataas din ang iyong kanigil. Oo. Kanigil. Totoo yan. Yan standard yan. Kasi yan. Imbesta konti lang ang gagamitin mo. Totoo yan. Mas marami ang lalabas, mas malaki ang iyong water. Umabot nga ako ng 2,000 Eh, swerte ka pa. Para tayo. Para akong tatlo swimming pool. Ay, nakakapagpaka talaga, di ba? Ang laki ng water bill natin. Mataas ang pressure, mas mataas ang water. Siyempre. Consumption mo. Kasi kahit hindi mo kailangan eh, dahil sa lakas ng pressure, lumalabas. Ako, 2,600. Taktika yan. Taktika yan ng mga water companies. Kasi yun, so, meter reading nila. Revision. Mas mabilis. Pero nagalit na raw ang tanggapan. Ni Patrick T. At kailangan etong Maynilad. Naku, kawawa ka, Maynilad. Kailangan magpaliwanag ka na. Ang hilig niya. Merong this week pa. Palagay ko yun. Dalawang linggo na ho yan. Mr. T, dalawang linggo na yan na ganyan ang kanilang. Oo. Meron silang service interruption. Okay. Pero yung dalawang kay Mr. T. Na, ngayon ka lang mahihingi ng paliwanag. At bibigyan mo pa na isang linggo. Di ba dapat automatic yan? Alam mo, parang Conrad, yan ang hilig ng mga regulatory offices. Di ba kahapon, yung NTC, gagawa ng rules clarificatory. Plano pa lang. Plano pa lang. Nagalit na, so nagplano na sila. Magbibigay ng clarification. Pero nagkakaalam ko, yung NTC, mga walang silbi, yung mga inutil yung mga yan. Hindi naman. Nagdududa nga ako na tumatanggap ng lagay itong mga to. Eh, duda lang yun. Hindi ko sinasabi sa mga taong bayan na maniwala kayo. Sa pagdududa. Pero, noon pa man, dahil sa katakot-takot ng mga violations ng ABS, hindi sila kumikilos. Kung hindi pa kami kumilos nila Solgen, nila ano, Congressman Marcoleta. ABS-CBN yun. Mga inutil naman talaga yung mga yan eh. Kundi mahirap ano yun ang ano kasi in the service yan eh. So sumagot ngayon ng ano, Maynilad. Dahil nga nagalit na si Patrick T. Paliwanag ka. Oo. After 1 month. Oo. Sumagot na, ay nako! Sabi ng Maynilad. Susunod kami. Papaliwanag kami. Walang ano. Etong mga to, pinagluluko tayo nitong mga to eh. Ay, nako. Sabi nga ni Larry gadon, yung mga kaibigan niya, sa kanya na lang umaasa ng tubig. Eh. Pero isipin mong gastos ng mga tao na yon para magkatubig. Di ba? Oo. Eh, pupunta sa inyo, kukuha ng iigib. Oo. Oh, gasolina.
Tapos konti lang yung may yung pagod yung magbubuhat-buhat ka ng mga ano, di ba? Yan ho ang klaseng servisyo na kukuha natin sa mga water companies. Eh dapat naman tanungin naman talaga, eh talagang imbestigahan niya ni Mr. Patrick T. Tanggapan. Hindi naman siguro tanggapan ng commission yan. Hindi office of the commission. Hindi, diba? Regulatory iba? Office. Ah, regulatory. At saka nakita mo. So walang commission doon. At saka nakita mo naman talagang masunurin yung mga. Susunod sila doon sa ano. Doon sa inuutos na magpaliwanag. Na paliwanag. Okay. Magpapaliwanag sila. Ngayon, kung yung paliwanag, maayos o hindi, hindi na natin malalaman. Hindi natin malalaman yun. Sila eh, kasi regulatory commission. Tanggapan. Regulatory office. Ibig sabihin na regulatory, regular yung pagbibigay. Regular. Ng impormasyon. Regular na tanggapan. Walang palya. Regular talaga. Regular. Gagaling niya. Regular. Ganun. Hindi ko alam yan ha. Mabuti na lang nasabi ko. Translation yun. Mabuti na lang na alaman ko ngayon sa iyo. Regular na tanggapan ng paliwanag. Oo. Yan. Regular na tanggapan ng paliwanag. Yung service interruptions. No water. Iba naman yon doon sa kagaya ng NTC. Iba commission naman yun. Yun, diba? Commission. Office of the Commission. Tanggapan. Tanggapan ng Commission. Ayun. Eh yun, nagalit na rin yan. Nagalit na rin yan. Oo, nagpla-plano na. Nagpla-plano. May plano na ngayon. Gano'n ba kahirap na magplano? Na mag-isip na kailangan pagplanuhan pa. Grabe, kung si Lenny yan, mahirap talaga mag-isip. Mahirap. Sabi paano pa susunurin? Ito na NTC. Eh, ang hirap. Eh, isipin mo nga yung pinagagawa ni Rene Lorbedo, di ba? Yung kailangan daw may listahan. Hello, 110 million Filipinos magpapalista ngayon. Eh kompleto naman ang bawat LGU. May mga record na mga kanilang mga constituents yan. Lahat ay senior citizen, may mga association, bawat munisipyo mayroong listahan ng senior citizen. Ang DOH may listahan ng lahat ng health workers sa lahat ng sulok ng Pilipinas. So kung titingnan mo dyan, kung ang iyong uunahin ay kung sino yung mga at risk, no? Yung high risk, ganyan, eh may listahan na yan. Hindi mo na kailangan magsalita, ano, Madam Rene Lorbedo? Ano pangalan kailangan niyo? Kailangan niyo sabihin niyo. Yan listahan. Alam mo kasi itong gobyerno natin malilimutin. Oo. Ayo nga. No? Baka makalimutan na may listahan na. Oo. Oh. Makalimutan ang nakalistahan na yung mga seniors. Pero di ba? To say those things sa kailangan may listahan. What an idiot ano. Di ba nga? May listahan. Ano ang katakot-takot na listahan natin, ha? Senior citizen bawat LGU meron 'yan. Yeah. Barangay. Four piece. Comelec, four piece, di ba? SSS. DOH. Ano ba? Kailangan listahan lahat ng teachers, andyan. Kailangan lahat ng senior citizen, andyan. Estudyante. Estudyante. Siyempre, bawat school. Ang problema kasi, hindi isinishare sa kanya, makipag-coordinate naman. Ayun! Nag-Twitter na nga, hindi pa binigay yung listahan na yan. Natatakot ako dyan sa Twitter na yan. Dahan-dahan. O nga pala, no? Larry, dahan-dahan. Mati-Twitter ka. Pare, ang Twitter sukdulan yan. Oo nga. Kapag umabot ka na sa Twitter, iba usapan na yan. Bible of Truth. Twitter. Official communication. Itong Coast Guard. The new international standard of official communication. For government services. Yes. Oh. Lalo na in a disaster. Disaster, ha? Kayo mga Coast Guard, nag-Twitter na nga. Kailangan pa ang Vice President ang sumagot. Hindi kayo sumasagot sa Twitter. Hindi kasi sumasagot. Anong klaseng Coast Guard dyan? So she had to step in. Yeah. Wow. Pero hindi siya mag-stoop to their level. Yung mga meron hong, ano tawag, service interaction. What an audacity, you know? Yung mga service. The temerity of claiming credits. So ang payo ko sa inyo. Atusan ng Air Force? Kalain? Yung mga lugar dyan na walang, na service interruption. Para maganda pakinggan. Service interruption. Putol-putol tubig. Ito na lang gawin nyo. Mag-Twitter kayo. Oh, nga pala, no? Ba't nga ba hindi siguradong pakikinggan kayo ng Vice President.
Yan ang pinakamaganda dyan magawa nyo. Hindi at tambay siya dun eh. Oo. Huwag nyo masyadong yano yan kasi baka bumili ng ano eh. Truck. Truck para mag-ano ng tubig. Deliver ng tubig. Ay, gano'n naman. Tapos may maging issue na naman ng statement na, ma'am, hindi sa'yo yan. Kami nagbigay niyan. How embarrassing! Utusan ito, fire department. Palagay ko lang. Kayo naman eh, may service interruptions na nga. Hindi pa ba nyo naintindihan yan? Magbigay ng tubig, Twitter. Tapos biglang merong hashtag, nasaan ang Pangulo? Hindi nyo ba naiintindihan? Walang tubig, nasaan ang Pangulo? Bago na naman siya. Hey, diba? Diba nasa gitna tayo ng pandemya? Alam ko na. Ito pa, hindi siya nahirina nung sinabi niya yon. Nasa gitna ng pandemya, 2022, iniisip mo? Diba? Oh. Ang galing niya, hindi siya nahirinan. Alam ko na. Kaya, alam ko na. Mm-hmm. Kaya pala sila nagtatanong nung nasa ng Pangulo. Mm-hmm. Sanay kasi sila dun sa kaplastikan ng mga publicity. Yung kagaya ng nagbubuhat ng bigas, nagpe-pedal, nagda-drive ng ano, yung tricycle, na tricycle, di ba? Mm-hmm. Yung nagta-traffic sa ulana, sa ulan, ulanan ba tawag doon? Traffic sa ulan. Yan, ganyan. Sanay sila doon sa mga ganung kaplastikan at kaipokrituhan. Hindi naman. Kaya pagkano, hindi nila maintindihan na si presidente ayaw nung ganung kaplastikan na yung kunwari mamimigay ng bigas. Alam mo, natural lang sa isang nagmamahal sa bayan na mag-traffic sa ulan. Natural lang yun. Sa bagay, ano? Everybody, lahat ng nagmamahal sa bayan, nagta-traffic po sa ulan yan. Tsaka kung hindi dahil doon, nag-trending ako ng mahigit 10 million na traffic ka sa ulan? Oo. Larry, talaga. Yung ginaya ko yun. Yung ganun. Larry, ito, huwag naman ganyan. Huwag naman. Concerned lang kay Pangulo. Kaya hinahanap siya eh. Nasa ng Pangulo, concern siya. Namimiss lang niya. Concern siya kay sir. Pero paliwanag natin sa mga kababayan natin, ano, na kapag ho may mga kalamidad, hindi naman ho kinakailangan yung Pangulo mismo ay sumusuong dyan sa baha, nagbubuhat ng sako ng bigas, o kaya namimigay ng lugaw, mga ganyan. Hindi ho yung kakailangan, ang presidente kailangan yung nagdidirekta ng mga gagawin. Siya ang nag-i-inspire doon sa mga tao niya na gumawa ng mabuting mga hakbang. Mm-hmm. Siya ang nagli-lead, ganun. Hindi kailangan lumangoy siya dyan sa baha. Number one ho sa presidente, make decision. Oo, decision making. Yun ang unang-una hong gagawin niya. Kasi maraming decision na kailangan gawin. Alamin muna. Pera. Yan, sino yung ipadadala? Mga ganun. Ano ba situation? Diba? Mm. Baka gawa ka ng gawa, padala ka ng padala ng relief goods doon. Hindi na kailangan. Ang dami na palang dumating doon na relief goods. Hindi sayang lang yun. At saka alam, ang nakakaalam naman talaga ng distribution yan, yung LGU. O kaya nga as long as... Muna. Oh. At saka ano na yan? Preposition na yan. Preposition dyan. Darating ang baha, saka ka pala mag-iisip. Mag-plano. Ganun ba yun? Preposition. Hindi nga, nag-iisip yung kumbaga, preposition, to, across, from, off. Ganon. Preposition. Kailangan ganon. Otherwise, under. Over. Diba puro mga ganyan? On top of. Misogynist ka talaga. Puro ganyan lang. Under, over. On top ba? Ano yun? Otherwise, kung hindi ka naka-preposition, gagapang ka. Gagapang ko. Gagapang ka sa hirap. Sa hirap. Preposition. Hindi ka naka-preposition eh. Lang mga kailangan mong gawin. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Babalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, Attorney Larry Gadon, ako po si Pixie Cruz Angeles.
batiin ko lang yung isa sa super chatters natin, Ma'am Ninita o Banana. Tama ba? Mm-hmm. O Banana. Okay. Kasi, nagpadala siya ng pangkape. Mm-hmm. Wow! And, nasa Minnesota sila. Oo. So, Minnesota. Kasi dyan ako nag-aral eh. Mm-hmm. Ah, talaga? The University of Minnesota. The Twin Cities. Yeah. St. Paul and Minneapolis. It's the small apple. Yeah. If New York is the big apple, Minneapolis is the mini apple. Maraming ganyan. Minnetonka. Those are the lakes. Minnesota. Minnetonka Falls. Yeah, marami. It's the land of 10,000 lakes. Mm-hmm. Yun yung ano, pangalan ng state. Mississippi. Ah, Mississippi pala. Oh. The Mississippi runs between Minneapolis and St. Paul. In St. Paul. So, yun yung, you start to consider, you're in the west when you're already west of the Mississippi. Mm. So, masaya, I enjoyed my stay dyan sa, ano. Minnesota. So, nagpadala siya ng kape. Dyan pinanganak yung panganay ko. Sa, ano. Oy. Oy. Tapos ito, shout out daw. Kaya American citizen. Citizen si Rafi. Si Risa, hindi. Si Risa dito. Shout out daw. Pangalan ng anak mo. Si Mayor kasi ako eh. Ay, shout out din natin si ano. Si Dexter Salvador. Ako, ato, napaka husay na kaibigan. Mm. At saka loyal itong Marcos Loyalist. Karambola. Oo. Batiin din yan po. Si Dex, nagpapadala ito palagi sa atin ng pagkain eh. Mm. Oh. Ah, talaga? No. Nakaabot ba sa akin o kwento na lang to? Ewan kung alin pinadala niya ngayon. Hindi naman kayo katulad ko. Pero ito, ito. Luto mo. Ito yata ay padala ni Dex. Yan yung padala ni Dex. Yan yung ano. Ano, parang ano eh. Ensaymada. Ensaymada. O ano, cinnamon. Sinamon yan. Oh. Tapos ito kay Larry. Ayan yung ano. Sinamon yata siya. Isang masarap yan. Yung niluto ko yung kanina, yung pangsit. May chicharon. Birthday niya. Wala. Araw-araw birthday. Gano'n na nga ako. Nag-settle na ako dun sa ano, sa weight ko. Or sa ano. Hindi kasi ako nag-weigh. Yung sizes yung ano. Dati kasi 24 ako. Dahil sa dalas mo magpadala ng breakfast at nagpapasalamat ako, okay na ako kung 25 yung weight. I can live with that. Basta may breakfast yata yung ni Larry. Okay na ako. Okay. Ngayon, ito. Finally, aprobado na yung Lianhua. Ay, salamat. Aprobado na ng DFA for mild COVID cases. Approved in... DFA? FDA natin. Inaprubahan na raw yan. At 288, tama ba ang presyo? Oo. Mura pala nito. Nagmura na. Actually, so, nung unang labas yan, 500 per box yan. Diba, for the initial stages? Available na raw ngayon sa mga, merong South Star drugstores. Okay. Sila nagkakarga nito. Linawin nila ha. Kasi ang DOH nagpalabas ng memo yan na dangerous drug yan at kinakailangan pa ng S2. Superseded na siya. Superseded. Ng FDA. With the new FDA ho, nag-decide. That will be superseded. Oo. Kasi ang agency talaga that will say so is the FDA. Yan ang matagal ko nang sinasabi. Ang tanong is, over the counter na ba siya? Eh, hindi naman. Yung remdesivir ngayon, tinira pa ng WHO. Ayan! Yan ang dangerous. Oo. Kita mo? Kita pa. Pagano'ng talon yan. Grabe. Yun ang in-endorse ng ating bago yung science. Yun ang din in-endorse ng daddy daw. Sabi ng WHO, nako! Huwag yan. Kita mo? Oo. Tapos chance sa IRM yun, yung gamot na yun. At pinagbabawal nila yung Lianhua. Diba? Ngayon, baliktad na muna. Baliktad. Medyo... Yan ang sinasabi ko eh. Wala naman talagang delikado dyan sa COVID na yan. Kung from the start, gamutin mo lang ng Lianhua. Ang dami ko na kaibigan yan na nasubukan yan. Mihingi sa akin ng Lianhua. Yung iba, ang ginawa ko pa nga dyan, bumili kami ng bulto niyan para lahat kami magkakaibigan, magkaroon kami ng supply na mura. Ngayon, over-the-counter na siguro yan. Pwede na siyang over-the-counter.
Is that what it says? Kailangan pa ba ng reseta ng doktor? Parang sipon lang ang COVID. Like pero kailangan ho, legitimate yung makuha nyo. Oo. Oh, 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 kasi yun nga yung sinasabi nung distributor dito yan. Yung South Star. Pero hindi, Philippine Archipelago International Trading Corporation. Ang kanilang outlet ay South Star Drugs. Pero malapit na raw sa Mercury at saka sa Watson's. Yun. Okay? So, ang kailangan ho, paano mo malalaman kung authentic? Yun ang gusto ko malaman dito sa distributor kung nito. Kung sa South Star naman at Mercury or Watson's. Medyo ano na yan. Mga reputable na drugstores. Siguro at tingnan din natin kung ano, kung yung... Pero kailangan daw ng prescription. Ayun, yun na. Ayun ano na naman. Ayun na naman. Eh, pag hindi kayo makakuha ng prescription, pumunta kayo ng umpin. Over the counter lang yan. Tapos, kailangan may English translation. Yung kanilang literature. Kasi yung literature ni Tong Lianhua, eto ho eh, talagang, akala ko nga ano eh, si Attorney Larry Godon noon, eh pusher. Ito yung ito yung tinutulak niya sa amin yan, kasi yan bawal pa eh. Bawal na droga. Bawal na droga dito noon. Ban ng DOH. Pero okay, binibigyan niya kami. Aba, may lahing pusher. Eh ngayon legal na. So legal na pusher ka na, pare. Pero kailangan may prescription. May tulak daw. Wow. Yan na naman. Dapat iliwanag nila naman. Kailangan niya. Yan, parang cold medicine lang siya sa China. Parang cold medicine lang yan eh. Parang bumili ka lang ng mga ano, diba? For your runny nose. Yes. Bakit kaya ginagawa? Kasi ang first sign naman ng COVID eh, yung sa sipon. Uphill climb ito ha, dito sa itong international trading company ito. Uphill climb. Inisa-isa na nila yung mga kailangan paliwanagan. Oo. Hindi ko lang alam kung ano yung kasama ng paliwanag. Hindi, dapat i-clarify yan eh. Kasi ano ba yan? Prescription, sinasabi nila. So, hindi pwedeng basta over-the-counter yan. Oo. Ito yung sa announcement eh. The medicine may only be bought in licensed pharmacies. Okay. Yeah, that we can understand. FDA, and must be prescribed by an S2 license. Ayun na naman! Ay, wala. Wala naman. May umano pa. May S2 license. Malakas pa yung labi ng Remdesivir. Malakas pa yung labi ng Remdesivir. Eh, yung Remdesivir nga, tinira na ng WHO. Pero walang action on the FDA. Oh, tsaka DOH. Lakas mga sa IRM yan eh. Yeah, dinedead ma ng DOH ito. Wala. Dead ma yan, dead ma. Ang bihira. Oversubscribed ng DOH sa WHO, tapos dinedead ma nila yung ganyan na pronouncement. Dinedead ma nila yan, tapos kaya nagbigay sila dito. Nakalimutan lang. Hindi, tapos binigyan. Hindi, tapos naglabas sila dito. Busy. Naglabas sila dito sa Lianhua, nang ganyan pa rin. May S2 prescription at meron, meron. Talagang di. Ang tindi ng gapang ng Remdesivir. Pero nagsalita na si Duque. Mag-iingat daw tayo kasi sa Europe, umaakyat yung COVID. Nako, ayan na naman sila. Puro mga media hype lang. Hindi, ang tawag dyan sa mga statements na ganyan, stating the obvious. Parang lame. Nag-iingat, hindi obvious yun, ha? Oo nga, wow. Mag-iingat nga naman. Hindi nga naiintindihan ng Vice President yung pag-iingat na yun, eh. Hindi, mahirap dyan, ganito. Kung gusto mo ng Lianhua, eh, kailangan ng prescription, pupunta ka na naman sa, ano, sa hospital. Kasi wala namang nag-i-issue ng prescription ng S2 na yung mga nasa tabi-tabing clinic, eh. Hindi pwede yun, Eh di pagpupunta ka naman sa hospital, nasa gate ka pa lang, oy, kailangan mo may test kayo ng ano, COVID. Yeah. Bago ka maka-hospital. Bago ka na naman makapasok. So, in other words, hindi pa rin available. Hindi pa rin, pahirapan pa rin. Anti-people pa rin yan. Kung ako yan, kung ako yan, baka magkaroon ng black market nito. Kung ako kay presidente, malayo yan. Hindi malayo yung black market. Kung ako kay presidente, black market na yan, andyan na yung mga fake. Yes. So kung gusto mong alagaan yung mga mamamayan, this is not the way to do it. That's right. Pinalalala mo lang yung situation. Yes. Eh put, kung ako nga niyan, alam mo gagawin ko ako, kung ako si presidente.
yung magpapabili ako ng 1 billion worth of Lianhua at ipamimigay ko sa lahat ng barangay. O, tapos, o, lahat ng nagkakaroon ng sipon dyan, o, ito na. Oh. Talagang pro-China to si Noel. Pro-China talaga. Pero hindi ko gusto. Bakit hindi pro-China? Nagagalit na tuloy si dating senior Associate Justice Tony Carpio. Oo. Masyadong pro-China. Masyadong pro-China. Alayo ng ano mo. Pro-China ka eh. Province of China lang ang Philippines. I hope that's only a campaign line. Masyadong magaling si Justice Carpio to be ano eh, to be harping on a single line na ganyan. Yeah, from the very start. As a foreign policy, kandidato ka, tapos meron kang stated declaration against one particular interest. Uh-huh. It's not good campaigning. Yes. Yeah. Hindi, kailangan mo yung support ng US. Naku, walang yeah, susuportahan siya ng US. Si Justice Carpio, he's way too smart to ganyan be doing this. Then, naninindigan lang siya. Palitan na niya yung PR niya. It's not working. It's not working. Besides, napaka malaki naman. Malayo sa bituka ng issue ng China kasi sa Pinoy. Totoo. At saka, yung West Philippine Sea or South China Sea na yan. It's too esoteric for me. Totoo hindi yan. Na naintindihan ano na naman yung word mo? Hindi exotic. Esoteric. Saka iba. Ang daming dumadating. Sige, bibigyan kita service interruption. No! Akala mo, hindi kita kaya ganyan. Kaya mo, hindi kita kayang ano ha. Your specificity is bothering me. Who thinks of these things? masyado ka na. Masyado ka na. Parang tinalalabas mo hindi ka naiintindihan ng BP. Itratranslate ko yan. Sige ka. Teka, i-google ko muna. Ano ba esoteric? Grabe kayo. May sasabihin ako dyan sa ano kay sa fake VP na si Rene Lorbedo. Ginamit ako siya kanina ng words na ano eh yung the temerity and the audacity. Magagamit yung diksyonaryo na madama. Misogyny. Nga naman, no? Talaga, kailangan lang naman niya maintindihan yung stupidity, eh. Stupidity. Dumbness. Shallowness. Inanity. Idiocy. Saan daw pwede mo bili ng Lianhua? Sa umpino marami, walang ano. Hindi, baka kasi may reglamento ng FDA. May reglamento eh. Baka kailangan na pusher na naman. Ako kasi. Pusher yun. Wala akong panahon dyan sa mga punta pa ng hospital para pumila at pagpa-test pa tapos ng S2. Bilhin na lang ako sa ano? Sa ba nakakakuha ng S2 na ano? Sa hospital mismo? Hindi pwede sa mga clinic? Ganito yan eh. Sa loob na yung sa out of 100 doctors siguro mga 5 lang may S2 dyan. Ibang klaseng level ng ng prescription. Sa prescription? Hindi kahit sino pwede. Kumbaga hindi yan At saka listed sila sa PDEA. And mayroong seminar pa yan ang sa problema PDEA. Ko dito. Kailangan ko ng prescription for the discount. Hindi ako pagbibila ng prescription. Drugstores. Kahit anong drugstores, na walang prescription. Ito pa ang gusto nila, parin John, at doon ako naiinis. Kailangan bago ng bago ang prescription kung bibili ka. Yun, every time na pumunta ako, maintenance ako monthly. Every time na pupunta ako, punta muna akong doktor, bayad ako ng 1.5. Eh, di wala rin yung discount mo. Abonado ka pa. Hindi ba stupid yun? Stupid nga. Pahirapan pa talaga eh. No? Saan nakuha ng mga Mercury yung ganyan pasakaran? Hindi, ito yung tanong. Tapos magagalit pa sa akin, pagagalitan pa ako nung manager. Hindi. Dahil luma yung aking prescription. Bakit? Tangina ka. Mga anak ko, kung galangin ako, ganun lang. Ikaw, pagsasabihan mo ako ng ganyan. Ang bihira. Hindi, bakit S2? Ang requirement. Ng Lianhua? Oo.
Kasi usually, nire-require yan, but when there are known side effects that are, ano, that are particularly dangerous. Hmm. In this case, wala silang sinasabi na nun. Because it's an over-the-counter drug in China. Oo nga eh. So why ganito? Tsaka tayo, di ba? Ang FDA will admit baga COVID-related yung mga medications, therapeutic, or any kind. Basta na-approve na ng respective FDAs ng mga countries of origin. Uh-oh. So in this case, approved ng China, kaya na-approve ng FDA dito. But the point here is, in China, it's over-the-counter. Anong basis for these two requirements? It's an esoteric issue. Yes! You know? hindi lang China. Hindi lang sabihin ni Atty. Trixie esoteric. Kami lang nakakaintindi. Konti lang. Esoteric. So yung issue na yan ng Lianhua, esoteric yan. FDA lang nakakaintindi. Actually, Trixie, hindi lang sa China. Diba? Approved din sa Singapore. Singapore na yan, ha? Oo. Bakit daw ito, pare? Ah? Sa Malaysia, Vietnam, Thailand, and Taiwan. Lahat-lahat na. Oo. Sa atin lang hindi. Oh, hindi approved na rin eh. Oh, pero ito pa. Pabihira. Nag-iingat lang. Bakit hindi na lang kaya ni doktor? Baka maunahan yung remdesivir eh. Yun na actually. Ayun na ba yan? Pambihira naman. Bakit hindi na lang lahat ng doktor? Bakit kailangan isto pa? Hindi naman naiintindihan ng mga doktor. Or dapat, i-ano na lang nila na contain so-and-so. So that it may have this kind of effect on such and such. So contraindicated for the following. At saka required naman yan ng FDA. You have to just put that on the label. So para hindi siya ganun kadali for people with certain conditions, hindi pwedeng gumamit nun. Kasi alam ko, it states on the box na if you have pre-existing heart conditions, consult a doctor. So yun, maintindihan mo. Pero to have a requirement na S2 prescription pa, S2 certified yung alam prescription. Alam ko, halimbawa, opiate. Iba. Yan. S2 yan. So, meron akong gamot na sobrang side effect. Hindi kahit sino ang doktor pwede magreseta ng yun yung mga S2. Pero to S2 gamot lang sa sipon yan. Kaya nga, parang hindi na rin sila nagbigay ng okay. Parang hindi pa rin siya approved. Parang hindi siya approved. At tingin ko, reaction to doon sa banat ng WHO sa remdesivir. Hindi mo ba alam na ang FDA Philippines ay mas mahusay pa sa FDA ng US, ng Europe, ng gano'n. Ang hipitigpit nila eh. Kahit nga yung mga ganyan, no, isipin mo, may S2 pa. Hindi mo ba alam na mas mahusay, mas moderno, ang FDA Philippines? Kaya dito, lahat ng mga na-approve, yung mga malunggay, yung mga tawa-tawa, yung mga... ano, di ba? Yeah. Yung inaaral ngayon ng US. Yung mga ganyan. Inaaral ng US. So, mas magaling tayo. Sarili natin, US. Hindi, meron tayo. Kaya kailangan S2. Kaya kailangan S2. Hindi, we have to... Lately nga nalaman ko na ito palang Lianhua, nagkaroon sila ng tea. Yung powder tea. Ititimplahin mo parang sa version. Tapos lalagyan mo lang ng honey o So yung hindi nakakahay, pero kung yung mga sipon mo na yung ubo o yung asthma, napapagaling niya agad. Oh, respiratory related. Kung ayaw niya nang kumuha ng Lianhua na yan na kailangan pa ng S2, bumili na lang kayo ng Lianhua tea. Doon sa Ongpin, napakarami. May tsaa nga pala na version. Yung mga powder. Senior citizen, nagre-react doon sa yung sa reseta daw, bago ng bago. Kasi yun daw ang rule. So, isang beses nakipagtalo ako. Hindi ko matiis eh. Asan ang rule? Sabi ko. Wala, pakita mo yan sa akin. Sabi. Nakalagay ba dyan bago? Nakalagay dyan, kailangan may reseta. Hindi nakalagay dyan every so bago na reseta.
Yes, totoo yan. Hindi naman nag-expire lang. Dahil sa'yo tayo, basta ay naman. Eh, kagaya nung Amlodi, iniinom mo yan araw-araw. After one month, nagbago na yung sakit ko. Kailangan ko mag-doktor uli. Kagaya nung ano, kagaya nung halimbawa, yung Amlodi pin, yung maintenance sa blood pressure. Pagkatapos maubos ang 30 niyan, bibili ka na naman ng 30. Kailangan mo araw-araw. Bago reseta. Kasi parang nagbago na yung ano mo eh. Blood circulation. Sabi ng mga drugstore yan. Alam mo kasi yung ganito yung technique niya, naiintindihan ko kung bakit nila gusto yan. Para mabawasan yung discount. Pag hindi bago reseta mo, wala kang discount. Hindi wala, hindi... Eh kaya lang. Pero sa libro nila, i-claim nilang discounted yun. Tapos... Lalaki tubo nila. Ang matindi dyan, pag kukuha ka ng bagong reseta dun sa doktor mo, magbabayad ka na naman ng consultation fee na 1.5. Eh di bali, wala rin yung discount mo. Mas malaki pa nga. Ito. Kaya nga, nagkakaroon ng tinatawag na suki. Suki card. Hindi lang yun. Hindi lang yung suki card. Halimbawa, dito ka sa Mercury Show. Okay. Doon ka palagi. Huwag kang bumili sa Mercury Binondo. Doon ka. Palagi. Kasi kilala mo na siya. Suki. Alam na nila. Hindi ka nahanapan ng bago. Yan ang style. Yan ang style doon. So, hindi pala requirement yung bago. Hindi requirement yung bago. Ang requirement doon, kakilala mo. Ayun. Ang galing, ano? Para palang tanggapan. Parang tanggapan yan. Sabihin ko sana, parang barangay. Huwag ka mag-ano ng clarificatory. Ayan, yari ka. At huwag makikipagkamay. Huwag kang makikipagkamay. Kasi tatanungin mo pa, saan ang galing yung kamay na yan? Saan pinapasok? Pinaalala ko yan. Nakita mo yung... Spelling ho ng liyan mo. L-I-A-N-H-U-A. Yan ho. Doon kayo sa umpin bumili para wala kayong problema. Pero yun ho, yung box, merong alphabet ng English alphabet, pero karamihan ho, Chinese characters. Okay? Yun liyan ho lang yung mababasa mo. So hindi mo maiintindihan yung iba. So ang gusto na FDA, magkaroon ng English translation. Pero may nakita na ako sa internet ako na translation ng kung ano yung yung mga nakasulat doon sa nakalagay sa literature nung for respiratory disease. Yun ang main. Parang ay meron pala akong ano, babatiin lang ano, hindi niya birthday no. Pero ito ay ating masugid na taga-subaybay, si Edwin Batan from Silang, Cavite. Ayun. Edwin. Oo, si Edwin. Edwin Batan. Okay. Oo. Actually, sinasabihan pa niya yung mga kapitbahay niyo, "Oy, makinig na kayo ng karambola, ha?" Oo. At saka nung tambayan. Oo. Dun sa kay Gloria. Sinasabihan niya. Oo, sinasabihan niya. Si Gloria, mother ng isang YouTuber natin, si Genkuro, sa weekend. Birthday po ngayon. So, hindi natin siya binabago. Ay, hindi natin. Gloria. Hindi po namin kasi katahanan lang ng ano. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy. Wag na yan. Nakakatakot eh. Okay. Alam nyo ba, pinangalanan ni Duterte yung mga BIR na ano kinasuhan? Ah, talaga? Name. Name niya? Name. So, mayroon naman si Presidente. Kahapon live sa TV. Oo, dun sa talaga? Address niya. Dun sa address niya? Wow. Yeah. Nga, galit niya galit talaga yung mama. Alam mo, galit. Ano bang ganun issue tungkol doon? Corruption sa BIR. Bakit may tanggapan? Ang dami. May tanggapan ba sila? Tanggapan ng commission niya. Ay, commission nga pala yan. Hindi ko nga alam ba't hindi doon nag-commission. Bureau yun eh. Bureau of Internal Revenue. Hindi na. Commission na rin ngayon. Pero pinangalanan niya? Kasi ang mga namumuno dyan, ang tawag sa kanila ay... Dismissed commissioners. Over corruption. Oh, ano 26. Ah, ganun? Ranking, ah. Wow. Pinangalanan talaga. Yako. Ngayon, tinatanong siya, eh yun nasa DPW. Ay, hindi. Tinanong pala siya, yung mga congressman na commission. Ah, hindi ko pwede pangalanan nyo kasi hindi ko naman sila saklaw. Congress yan eh.
Congress yan eh. Yung BIR, dapat yung asa ilalim ko yan eh. O hindi, dapat na rin yung DOH na rin. Hindi, ibig sabihin, stickler to. Si Duterte. Yes. Sa rules. Diba, kung iba-iba yun eh. O nga yan, si congressman ganyan. Grabe yan, corrupt. Hindi niya ginagawa yun. Hindi niya ginagawa yun. Hijack. Narinig niyo yung nangyari sa... Madali naman yun eh. Actually, yung kung ano meron sinasabi ni... Kung meron silang sinasabing haka-haka tungkol dyan sa mga congressman na may pondo na malaki na nabubulsa nila. Madali naman talaga yan kung gusto lang talaga rin ni Presidente yung labanan yan. Eh di ba, eh di yung Department of Budget Management, yung mga proposed budget nila dyan sa mga project-project nila, eh di putulin. Okay. Yeah. Meron naman tinatawag si presidente doon na ano for later release. Nakalagay FLR. Ano 'yung sinasabi mo, Trixie? Ano 'yung sinasabi? For later release pala 'yon, FLR. Nagbigay na, 'di ba, mega wide nag meron second line unsolicited proposal for sa NAIA. May questionable yung financial standing. Yung nice equity tinurn down daw ni DOFSEC at saka ni NEDA. Kasi huko lang daw. Ginagawa nila pati yung capital sa ibang project. Isinasama nila na capitalization nila under the rules daw. Hindi, hiwalay 'yan. Ni-report siya. Ang ano ngayon, ang story is ni-report siya in a website, Bilyonaryo. Tapo on ano, kasi November 19 pinadala yung letter ni na DOF Secretary. Rejected. Rejecting, saying insufficient equity. At parang unsolicited proposal yan. Second line, unsolicited proposal. Ngayon, umaangal ang Megawide saying hindi totoo yon. Kasi on the next day that they received the notice, nagpakita sila na they will have additional equity to fulfill the requirements of the NAIA. So sabi nila, so we're still in the game. Hindi nila dinideny. What they're saying is that they complied after they received the notice. Yan lang ang sinabi nila, pero meron bagong communications nga na maski NEDA, sinasabi, mali yung interpretation ng Megawide. Ng Megawide ng rules. Hindi ganyan na ibig sabihin. Yun nga, rules. Yun yung November 19 letter. So I think may clarificatory sila sa the day after about their equity. So in the ano pa yan, magulo pa yan. Pero the main issue there is not really financial whatever. The main issue there is what are you going to do in NAIA? Yun! That's the main issue. Anong plano mo dyan? Correct. Kasi wala expansion na nga yun eh. Rehabilitation and expansion. Supposed to be, wala na yan. And gagastos na may 100 billion eh. Yes, nakalaga 109 billion. What are you going to do? And what are we going to... And how are ang we going to ang mahal ng mall ha, baka wala by yun. This? Mall. Diba, are we paying for this? Is ano yung tama dun sa public for this one? Including yung pera, so they'll get to start collecting. Of course. Even saka before they start construction. So it's the same yung mga sa Taipan. Basically, yun nga yung pinag-uusapan natin. Tinapatan lang nila. Ano yung economic value niya? Anong value nito? What are the terms? Sa atin. Ang sinasabi nga natin. Pero you also have to comply with the law. Kasi ang batas dyan, ang proponent dapat, well capitalized. Ngayon, doon nagkakatalok. Kung ganito kumbaga pa rin, Jonathan. Okay, binigay namin sa inyo yan. Kaya nyo ba tapusin? May pera ba kayo to do that? Ang sinasabi ko nga, even before... Baka isa gigisa nyo rin parang mga water yan. Igigisa nyo rin kami sa sariling mantika. Ang sinasabi ko nga, even before you go to that, ang the issue for our government officials is economic, what are you going to do there? Ano yan? Maglatayo ka ng mall tas lalagay mo ng virtual runway? Virtual runway? Meron mag ganon? Pagsubaybay sa karambola nito araw na ito ang tabayanan susunod na programa. Yes, Tapasyo with Attorney Ferdy Tapasyo and Ms. Tala Saldivar. May tambayan po mamaya. We'll be joined by Attorney Glenn Chong and Attorney Awesome Ahmed Pagdinawan. See you there. I'm Trixie Cruz Angeles. Oh, karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalaga sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.